Hi everyone! Welcome, welcome, welcome back to my YouTube channel here at Dave Tati Tuber. Magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi. Anong oras ka man na nanood ng video na ito. So, for today's video is gagawa tayo ng continuation nitong last video natin, which is ito. Yes, so sinabi ko nga doon sa ating last video na gagawin ko ito ng part 2, which is tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out kay Cashzine. Pero kung hindi nyo pa alam kung ano ito si Cashzine, panoorin nyo muna ng aking first video bago kayo magpatuloy sa video ito. Bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hit the notification bell para ma-update ka sa aking every upload. At kung gusto mo makipagkaibigan sa akin, i-follow mo na ako sa aking mga social media accounts. So, huwag na nating patagalin ang video na ito. Let's get in to the video. So, para maka-cash out ka kay Cashzine, kailangan mo muna magkaroon ng 2 applications, which is itong si PayPal and GCash. Pero hindi pa tapos dyan, kasi guys, hindi ibig sabihin na kapag meron ka ng PayPal and GCash application, is pwede ka na agad mag-cash out kay Cashzine. So, para makagawa ka ng iyong first ever cash out kay Cashzine, is kailangan mo magkaroon ng total of 640,000 coins. Na kung i-convert natin into Philippine peso is magkakaroon ka ng total of 400 pesos. So ipalagay natin na for example is meron ka ng 640,000 coins and gusto mo nang mag-cash out kay Cashzine. So simpleng-simple lang ang mag-cash out kay Cashzine. So punta ka lang sa me and makikita mo doon na merong word doon na cash out. So after mo moving doon si cash out is merong lalabas doon na 3 choices and click 640,000 coins. So, it took an hour bago process ni PayPal ang iyong transaction sa pag-cash out ng iyong money. So, maghintay ka lamang ng few hours at mismo si PayPal ang magme-message sa iyong Gmail account kung na-approve na ba ang iyong transaction. So, next step is link your GCash account sa iyong PayPal account para pumasok ang iyong funds sa iyong mismong GCash wallet or GCash account. And lastly, kung nakapasok na nga ang iyong funds sa iyong GCash account and gusto mo itong withdraw, so pumunta ka lang sa send money and if meron kang bank account, so transfer your funds sa iyong bank account and withdraw ito sa pinakamalapit na ATM machine. So that ends our video for today's vlog. I hope meron naman akong panibagong aral na na-share sa inyo. And again, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para ma-update ka sa aking every upload. At the same time, huwag mong kalimutan mag-like and comment sa baba. At baka sakaling ikaw ay aking mapipili na aking masa-shoutout sa aking next video. See you on my next vlog. Bye-bye! My darling, I love you, I love you.